Magandang gabi, ako po si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating minomonitor na si Bagyong Maring with international name na Kumpasu. As of 10 in the evening ay namataan si Severe Tropical Storm Maring over the coastal waters of Apari, Cagayan, particular na sa Fuga Island. Taglay nito ang hangin pa rin ng 95 kilometers per hour malapit dito sa sentro niya at may bugsunan na hanggang 145 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos pakanluran pa rin or pakaliwa sa bilis na 15 kilometers per hour. Mapapansin natin dumaan po dito sa may Babuyan Group of Islands ang sentro nitong si Severe Tropical Storm Maring at inaasang sa mga susunod na oras ay lalampas na dito sa may Babuyan Islands, unti-unting patungo dito sa West Philippine Sea. Sa ngayon po ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa maraming lugar sa Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan kabilang na ang Babuyan Islands, Northern portion of Isabela, ganyan din ang Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Signal number 1 naman po ang nakataas sa natitirang bahagi ng Isabela, ganyan din ang Nueva Vizcaya, Quirino, Ifugao, Benguet, ganyan din ang La Union, Pangasinan, Aurora, Signal number 1, ganyan din ang Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, northern portion of Bataan at northern portion of Quezon kabilang ang Polillo Islands. Sa mga nabanggit natin na lugar, asahan po ang mga pagbugso ng hangin at mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Pagdating sa mga pag-ulan, heavy to intense with at times torrential na mga pag-ulan ang mararanasan po sa Batanes, ganyan din sa northern portion of Cagayan kabilang ng Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region at buong Ilocos Region. Asahan din po hanggang bukas ng umaga ang moderate to heavy with at times intense rains sa natitirang bahagi pa ng Cagayan. Habang meron namang light to moderate with at times heavy rains sa Central Luzon at sa rest of Cagayan Valley sa mga sandaling ito hanggang sa Tuesday ng umaga. Asahan po natin kapag meron tayong mga tuloy-tuloy na malalakas na mga pag-ulan, posible tayong magkaroon ng mga flash floods. Pagsapit naman sa mga malapit po sa ilog, posible ang pag-apaw nito. At doon naman sa mga bulubundok na lugar, possible po yung mga rain-induced na mga pagguho ng lupa. And we're talking of Cordillera Administrative Region for landslides, for overflow of rivers, dito po sa may Cagayan River, flash floods in other areas. At pagdating naman po sa south, hindi naman po exempted ang mga nandito sa natitirang bahagi ng Luzon, gayon din po sa Visayas, dahil may impluensya pa rin po ng habagat or southwest monsoon na pinalalakas nitong si Severe Tropical Storm Maring. Asahan po natin ang monsoon rains or paminsang-minsang malakas na mga pag-ulan sa western Visayas, Palawan, and occidental Mindoro. So meron pa rin po dyang banta ng mga pagbaha or landslides. Kabilang na yung mga nandito sa may Parting Capiz at sa may Aklan kung saan nagkaroon din po ng mga landslides doon. Pagdating naman po sa lakas ng hangin, asahan yung gale force to storm force ng mga lakas ng hangin sa areas under Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. So isipin na lamang natin yung around 95 kilometers per hour na lakas ng hangin ay nakaka-apekto doon. Light to moderate damage to structures and vegetation. So, posible itong makasira ng mga pananim, posible itong makasira or makapagpatumba ng mga puno na may hina, gayon din ang mga may hinang poste, at makasira ng parte ng bahay, lalo na po yung mga yari sa kahoy. Strong winds po in areas under Tropical Cyclone Wind Signal No. 1. Possible din itong makasira ng mga may hinang istruktura, very light damage lamang sa structures and vegetation. We're talking of most areas in Central Luzon at yung southern portion ng Northern Luzon. Occasional gusts, possible din po sa Visayas, ganyan din sa Dinagat, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, Zamboanga del Norte, and the rest of Luzon, kabilang ang Metro Manila. Lahat po ng nararanasan nating mga pagbugso nitong mga nakalipas na oras at sa mga susunod na oras hanggang bukas po araw ng Tuesday ay dahilan po yan ng habagat. So hindi naman ibig sabihin na sumubsob itong si Bagyong Maring. Coastal inundation, possible po yung mga pagbaha sa mga coastal areas. Yun po yung tawag natin sa mga coastal inundation. Storm surge up to 1 meter. Delikado pa rin po yan. Maari yung maghanap dito sa may Batanes.
Cagayan kabilang ang Babuyan Islands at sa Ilocos Norte within the next 24 hours. Posible ito magdulot sa mga low-lying coastal localities ng mga pagbaha. So mag-refer lamang po dun sa ating storm surge warning number 2 para dun sa mga specific na mga lugar sa mga bayan po dun sa mga nabanggit nating probinsya. Coastal waters or dun sa malalayong parte po ng ating coastal areas, rough to high seas or hanggang 7.5 meters. So imagine po natin, higit sa 2 metro or higit sa 2 palapag rather ng gusali ang posibleng maranasan ng ating seaboard sa may areas with tropical cyclone wind signal number 2 and number 1 hanggang araw ng Martes. Rough to very rough seas naman po or hanggang higit sa 1 palapag naman ng gusali ang maranasan dun sa natitirang bahagi po or natitirang baybayin ng Luzon, sa seaboards of Visayas, at sa western and northern seaboards of Mindanao. So, anong ibig sabihin nito? Possible po itong delikado ito sa ating mga kababayan nangingisda dun sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Posible pong matumba ito kapag sobrang taas ng mga pag-alon. And specifically, bukod dun sa mga areas po na meron tayong tropical cyclone wind signal numbers 2 and number 1, meron tayong babala ng mataas na alon hanggang 4.5 metro dito po sa Bataan, Metro Manila, ganyan din sa baybayin ng Cavite, Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, ganyan din po ang Romblon, Palawan, dito rin po sa Bicol Region, Masbate, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, and Catanduanes. Meron din po tayong gale warning sa buong Visayas. Kabilang na dyan ang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, baybayin ng Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, ganyan din ang Cebu, Bohol, Siquijor, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. At dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon, meron din tayong gale warning or babala ng mataas na alon sa Zamboanga del Norte, baybayin ng Misamis Occidental, Misamis Oriental, Northern Coast of Lanao del Norte, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, kabilang ang Siargao and Bucas Grande, at ang Dinagat Province. Ito naman yung pinakahuling track ng PAGASA with regards to Severe Tropical Storm Maring. As of 8 p.m., nasa may coastal waters po ito ng Babuyan Islands, nakalampas na dito sa may parting Camiguin Island, part of Calayan, Cagayan, at nandito na around 8:10 p.m. sa may Fuga Island sa Apari, Cagayan. Inaasahan po natin pagsapit ng gabi ng Tuesday ay nakalabas na ito ng ating area of responsibility, specifically 585 kilometers west of Calayan, Cagayan as a severe tropical storm pa rin. Then pagsapit naman ng umaga ng Wednesday, nasa 815 kilometers ito west of Northern Luzon, mas malayo pa sa ating area of responsibility at patungo ng bansang China. Inuulit natin, yung recent landfall is dito sa may Fuga Island, Apari, Cagayan, 8:10 p.m. ngayong Lunes. So ito lamang po yung nag-iisang landfall nitong si Bagyong Maring. Si Maring naman ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility Tuesday morning or bukas din po ng umaga, lampas alas 8 po ng umaga, so around 9 to 10 in the morning. And after niya makalabas ni Bagyong Maring, posible pa rin po ito mag-enhance ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon and western Visayas as well as Zamboanga Peninsula. Then inaasahan naman po na ito ilalapit or magla-landfall dito po sa may Hainan, China pagsapit po ng Wednesday morning. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Gamitin lamang ang hashtag MaringPH. But regards po dun sa mga updates natin regarding sa nasabing bagyo. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, PAGASA ang magandang solusyon. Mag-ingat po tayo.